tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa lubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way, sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa panahon tayo ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Atin pong isama sa misa natin ngayong Huwebes ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon natin para sa ating mga kababayan na nagkaroon ng kahirapan dahil sa oil spill. Ang ating mga kababayan na naghihirap dahil sa giyera sa Sudan. At ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Sudan. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, si Felipe ay pinadala ng Espiritu Santo upang ipaliwanag sa isang yunoko na taga Ethiopia na ing at kiyaman ng Reyna Candace upang siya ay mabinyagan at maipaliwanag ang Ebanghelyo. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay tuturuan ng Diyos. Sa buhay natin, tinuturuan tayo, ipinaliwanag ng ating Panginoon ang landas tungo sa ating kaligtasan. Ngunit dahil sa ating karapukan at kahinaan, tayo pa rin ay nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon ng iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na mga
hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaaasahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ng isang Etiopeng yunuko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa isa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng yunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang yunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin, sagot nito. At si Felipe, inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imikang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng yunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng yunuko. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe. Maari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya. Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng yunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaaho nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng yunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Asoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayan dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sang kalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya pinabayaan. Sang kalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpapangaral sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Sang kalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Tamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. Ang pag-ibig niya'y aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah.
Alleluia, Alleluia. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propita, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nanalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkain gumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Webis tayo ng ika-3 linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Poong Jesus Nazareno. Ang tema po natin ngayon sa araw na ito, tuturuan tayo ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, mula sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 8, verso 26 hanggang 40, ang yunoko na taga-Ethiopia na tagapag-ingat yaman ng Reyna Candace ay nagulmihanan sa kanyang nabasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. At ang tagpong iyon ay ang mula sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 53, versikulo 7 hanggang 8, na kung saan sinasabi kung gaanong walang imik ang tupa na dinala sa patayan o ang kordero sa harapan ng nagugupit, gayon din naman, hindi siya nagbubuka ng kanyang bibig. Tinuturuan ang yunoko na taga-Ethiopia ni Felipe na pinadala ng Espiritu Santo at siya ay nabinyagan na ang pagtuturo na mula sa Diyos ay dinadala ng mga apostol at magpahanggang ngayon
dinadala ng ating simbahan na tinatawag na isang guro. Kaya ang ating simbahan tinatawag na Mater et Magistra. Mater, ina. Et at Magistra, guro. At ito yung pagtuturo ng Panginoon ay tinuturo sa atin dahil tama yung sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, Beso 24 hanggang 51, na kung saan sinasabi niya sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 45, na ang lahat ay tuturuan ng Diyos. Pantis didaktoy tio. Pantis lahat, didaktoy, tinuturuan, tio, Diyos. Na ito ay mula naman sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 54, Versikulo 13, na kung saan sinasabi na Okal Nanayah Limode Yahweh. Sa ang salitang Hebreo nagsabi na ang lahat ng mga anak ay tuturuan ng Diyos. At hindi lang tuturuan ng Diyos, magdala ng malaking kapayapaan. Warab, shalom. Shalom ay kapayapaan. At itong nakasulat kay Propeta Isaias, Kapitulo 54, Beso 13, ay tinuturo ngayon ng ating Panginoon ng isang aral o turo para sa ating kaligtasan at buhay ng hanggan. At ano ang kanya pong sinasabi? Sa Versikulo 48, sinasabi niya na siya ang pagkain ng buhay. Artos tis zoes. Artos, pagkain. Zoes, buhay. At kung tingnan po natin, tatlong beses inulit ng ating Panginoon ang pagtuturo niya tungkol sa pagkain na nagbibigay buhay ng walang hanggan. Versikulo 28, sinasabi niya, ang pagkain ng buhay. Versikulo 50, sinasabi niya, ang pagkain mula sa langit. Artos o ekto orano, mula sa langit. At Versikulo 51, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi pa niya, ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Artos ho son ito orano. Ang pagkain na mula ng buhay. So, kung tingnan po natin, mayroong pag-unlad sa kanyang pagtuturo. Una, pagkain siya ng buhay. Pangalawa, na ito siya mula, pagkain mula sa langit. Pangatlo, at higit sa lahat, pagkain ng bibigay buhay na mula sa langit. Kung atin pong tingnan, ang pagtuturo ng ating Panginoon na pagkain mula sa langit ay siya pong nangyayari dito sa Eucharistia. Eucharistia, mula sa salitang Griego na pasasalamat, ay tinatawag nating Santa Misa dahil noong naggumamit tayo ng Latin, ang pinakahuli na salita ay iti misa is. Maghayo na kayo. Kaya naging misa. Dito sa Santa Misa, ang pagkain na mula sa langit ay ang ating Poong Hesus Nazareno. At siya na pagkain mula sa langit ay siya yung sinasabi na para siyang tupa na walang imik na handa ng patayin. Ito naman ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 53, Beso 7 hanggang 8. Kaya nga sinasabi niya sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan,
Kapitulo 6, versikulo 54. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay, ibig sabihin yung pagkain na ibigay sa atin, ay ang aking laman, sarx, laman. Na ibig sabihin, kanya pong inihanda na isakripisyo ang kanyang sarili. At ang kanyang pagsakripisyo nito ay upang tayo ay maligtas. At kung tayo ay kanyang matubos at maligtas, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ating Poong Hesus Nazareno, at ito yung turo ng Diyos, ay pagkain nagbibigay buhay. Kaya dito sa Santa Eucharistia, tayo po'y bibigyan ng nakonsagra na tinapay na hindi na po tinapay, naging laman, naging katawan ni Kristo. At sinasabi, katawan ni Kristo. At dapat sasagot tayong malakas, Amen. Siya na nga, si Kristo na tinatanggap natin. At dahil dito, tayo na nakatanggap sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang laman, sa kanyang katawan, ay magkaroon ng kaligtasan. At dahil magkaroon tayo ng kaligtasan, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kagaya sa mga Hudyo noon, nung nasa sila ilang sa panahon ni Moises, pinakain sila ng mula sa langit na pagkain na tinatawag na mana. Mana ay salitang Hebreo na ibig sabihin, ano ito? At sila'y namatay. Pero tayo, kapag nabubuhay sa panampalataya, at tayo'y tumanggap ng katawan ni Kristo, tayo'y maligtas. At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Salamat sa ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa kanyang pag-alay ng anyang buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay sinugo ang kanyang anak ang tinapay ng buhay. Atin pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eucharistia ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo, naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ng kanilang pagtanggap ng katawan ng dugo ni Kristo sa Eucharistia, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Ring namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Tinapay na nagmula sa pagpapalakbay.
Mahal naming Diyos, inyong tangkapin ang tingalay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magstay na po ang lahat. Manalangin niyo, Kapatido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapapasalo mo sa iyong buhay na namakotangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan. Ay siya ring umiral sa aming pamuhay araw-araw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya talagang maasahan at ang katapatan niya sa panlagutan ay siyang gumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa namang yun si siyawit ng papuri siyang bay sa kalangitan, kami nagubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaisuitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisangkos ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin ang mga patid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan may dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pagitan ni Anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila'y sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsalo tayong masaya.
papa'y napamista. Bagot wagas, haleluya. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bagot wagas, haleluya. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At kayo mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia, kailangan sa loob at sa labas ng labanan ng itim na nasalino ng Quiapo. Kayo managnay, ismita ng live streaming sa iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Tinuturuan tayo ng Diyos na ang ating Poong Hesus Nazareno ay tinapay sa buhay na walang hanggan. Atin pong isabuhay ang kanyang mga turo upang tayo'y maligtas at mabuhay sa walang hanggan. Ngayon na po ang basbas, mangyari po lamang itaas pagyamang mga bagay-bagay na pususan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, nihigmosin ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo kalingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang katugunan, tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng binisyon nito na may malalang pangako na sa binyag na ikaw, kailang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ng kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba kanamin, pinipintuho kanamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.